sa akin ang magulang, nagpaalam siya. Sabi niya, Pastor, nung anak ko, hindi muna mag-church kasi nag-aaral. Alam niyo, medyo mali ang isip natin eh. Ibig sabihin pala, pag nag-aaral ang anak, pwedeng hindi gumawa sa Panginoon. At ako, ang conclusion ko doon, lalo na pag yan ay nagtrabaho. Eh, nag-aaral pa lang eh. Hindi na makapaglingkod sa Panginoon. Anong ina-expect nyo pag nakatapos yan at nagtrabaho lang, makapaglilingkod sa Panginoon? I don't know. Kaya nakakalungkot na baka ganun ang isip natin. Nagtatrabaho yung anak ko, Pastor, kaya hindi makakasamba ako. Tayo, eh nagtatrabaho, kaya hindi natin magagawa yung spiritual labor na hinihingi sa atin ng Panginoon. So, kailangan naintindihan natin kasi nakakalungkot na marami sa atin na mga, lalo mga young people natin na nakatapos. Alam niyo nangyari nung makatapos? Buti pa nung nag-aaral pa lang. Diba yung mga young people natin na nag-aaral pa lang? Eh, ganun na lamang yung rugtot nila na maglingkod at gumawa sa Panginoon. Pero what happened? Nung mapasama sa labor force, nung magkatrabaho, madalang pa sa patak ng ulan na makita mo sa church. Kasi sabi nila, wala na kaming time, Pastor eh. Totoo bang wala na tayong time nung magkatrabaho tayo? O tayo lang ang nagsasabi na wala tayong time? Kasi po, kung totoo yung sinasabi nyo, na lang kayong maipasok sa labor force, na wala yung spiritual labor, talaga bang tama sa Biblia na kung kayong magkakatrabaho sa labas, meron kayong excuse na hindi sumama sa spiritual labor? Sinong nagsasabi nun? Kayo lang. Wala pong basihan sa Biblia na kung kayong mag-aaral, eh titigil muna sa spiritual labor. Na kung kayo magkakatrabaho, titigil muna sa spiritual labor. Alam niya tayo, bakit sinabi ng Biblia na huwag kayong makipamatok sa dikamila. Medyo babalik na naman tayo. Alam ko, natutulete na kayo sa anong clip. Pero dapat mong maintindihan eh. Bakit sinasabi ng Biblia na huwag kayong makipamatok sa dikamila? Bakit? Alam niyo kasi, natatandaan niyo si Solomon? When he was, nung ilagay siya bilang king, di ba? Siya po ay isa sa pinakamatalinong tao na nabuhay sa mundo. At ang sabi nung siya spiritual, eh, tinanong siya ng Diyos, anong gusto mo? Ang sabi niya, I want you to give me wisdom para pangunahan ang nation na ito. Alam, sabi ng Diyos sa kanya, since hindi mo hiningi yung mga bagay na supposedly hihingi mo, ang sabi, ibibigay ko sa iyo. Saan papasok yung dikabila? Alam niyo, sabi, pagkatapos nun, anong nangyari? Siya po ay nagkasawa ng napakarami. Alam niyo yung dahilan? Gusto niya na higit na lumaki yung kanyang kayamanan. Yun ay, di ba sabi, kung gusto mong yumaman, mag-labor ka. Di ba yung gumawa ka, sabi naman ng Biblia, ayaw gumawa, hindi kumain eh. Pero given na kayo ay pinagpala ng Panginoon dahil masipag kayo, natatandaan yung lalaki sa Biblia na ang dami niyang inani. At ang sabi ay dahil yun sa masipag siya. Pero ang mali niya, akala niya yung kasipagan niya ang nagdala sa kanya ng mga bagay na meron siya. Kaya ang sabi niya, kaluluwa ko, magpahinalay ka na kasi marami ka lang nakakamali, mabubuhay ka na ng maraming taon. Anong sabi? Out sa langit, anong sabi?
ikaw na huli. Ngayong gabi, kukuhanin ko trabaho mo. Kanino mo ipagmamalaki yung trabaho ang sinasabi mo? Na ipinagpalit mo sa spiritual labor na supposedly, alam mo sabi sa John, ang sabi sa John chapter 6, yung karne, ang sabi, the meat, yung meat, yung karne. Huwag daw kayong magtrabaho masyado para sa karne. Okay? Ang sabi, at merong sinabi rin sa Biblia na sinabi ni Kristo, my meat is to do the will of my Father. Ang pagkain ko ay gawin ang kalooban ng Diyos. Ang problema sa atin ay ang pagkain lagi nating nakikita yung lalaman sa tiyan natin. Kaya na marami sa atin, makakuha lang ng trabaho, anong sasacrifice natin? Yung spiritual labor natin. Nasamantala, alam nyo, hindi ba kayo naniniwala? Marami sa atin ay kulang sa pananampalataya kasi na para lang magkatrabaho, isasacrifice natin yung spiritual labor natin. Marami sa atin as if wala nang dadating na trabaho, kaya kung ano ang dumating, yun ang gagawin natin. Which is wrong. Mali po. Alam nyo, natatanda ko, lagi kong naaalala si sister sa ni Pastor Limping ko. Sister Malu. Siya po ay nagtatrabaho sa Asia Brewery. Hindi pa sa ligtas. At dumating yung time na siya po ay nabahaginan ng salita at makakilala sa Panginoon. At na-realize niya, makikita niya sa Asia Brewery. Na-realize niya na yung pinagtatrabahoan niya, hindi kalooban ng Diyos. Ano ba yung Asia Brewery? Gawaan ng alak. So, nag-decide siya na hindi ito kalooban sa akin ng Panginoon. Nag-resign siya. Not knowing kung saan siya dadalhin noong kanyang resignation na ginawa. At siya po ay nag-business, nagtindahan siya, which is, kung titignan nyo ay napaka-degrading. Dahil nasa opisina ka, then ngayon ay nagtitinda ka. Pero ano yung kanyang consideration? Bakit niya ginawa? Gusto niyang mapasama sa spiritual labor. Gusto niya na yung kanyang panahon ay mabigyan yung paglilingkod sa Panginoon. At alam niyo ba na siya po'y nakapag-binigyan ng Panginoon ng asawa na ngayon ay pastor na? Kasi willing siya, alam niyo, kailangan maintindihan natin, willing ba kayo na i-give up yung trabaho niyo sa labor force for the sake of the spiritual labor? Kung hindi, then something is wrong with you. Hindi natin naiintindihan ang salita ng Diyos. Alam nyo, sa totoo lang, kung ang pagbabasihan lamang ay ng pastor, eh hahayaan ko kayo. Okay lang, basta malaki sweldo nyo, kahit hindi kayo mag-church, basta magbigay kayo. Pero alam nyo, hindi rin tama yun sa Panginoon eh. Ang tama sa Panginoon, di bali, baka sabihin nyo naman, antay ano tayo, hindi naman. Ang sinasabi ko lang, pag nakita ng Diyos yung iyong conviction na ito yung tama sa Panginoon, hindi kaya pagpapalain kang higit ng Panginoon. Kesa magtyaga ka sa trabaho na nawala na yung spiritual labor mo sa Panginoon. Dahil tandaan nyo, anong sabi ng mama? Anong sabi ng Panginoon doon sa mama? Tonight, I will require thy soul. At itatanong ng Diyos, okay, masipag ka. Ang dami mong naipundar dahil sa iyong labor. Tanong, tatanong ng Diyos, how about your spiritual labor?
Meron kang masasabi? Mayroon naman po, nasin ba naman ako? Paminsan-minsan. Para kayo si Sharon Bonetta. Paminsan-minsan nasin ka. Alam niyo ba na sa Bible po, hindi tinatanggap yung paminsan-minsan? Dahil tatandaan niyo po, marami nagsasabi, sa isang linggo na lang. Alam niyo ba na hindi niyo karapatan na sabi sa isang linggo na lang? Bakit? Ano sabi ng James? Ang sabi ay, kung kalooban ng Panginoon bukas, gagawin ko ito. Yung bukas lang, hindi niyo pwedeng sabihin na gagawin niyo dahil ang Diyos ang magsasabi kung magagawa mo yan o hindi. How much mo yung isang linggo? So, ang sabi po sa atin, dapat ma-establish sa atin that we are spiritual laborers for Christ. Meron pong, kaya sabi ng Biblia, di ba yung, ayan, nag-sports fest tayo, Labor Day, ang lagi natin ginagamit na context ay yung physical exercise. Bodily exercise, profitably till, but godliness with contentment is great gain. Okay? Kaya, ang sabi po sa atin, merong spiritual labor, merong physical labor. Okay? Kaya, kailangan ay maintindihan natin yung we strike a balance. Okay? Sabi, ang huwag magtrabaho, huwag din kumain. Pero ang trabaho lang ng trabaho at walang spiritual labor, hindi balanse. Sana yung mga graduates natin, matutunan natin ngayon pa lang. Na kayo po ay binigyan ng Diyos ng privilege na makatapos at magtrabaho. Pero sana ang consideration natin, kung mag-a-apply kayo sa trabaho, mapipigil ba nito ang spiritual labor ninyo? Pagka mapipigil, then dapat ngayon pa lang mag-stand ka na. Dahil hindi end of the world kung hindi ka matanggap na yan sa trabaho dahil mapipigilan yung spiritual labor. So, ang sabi po sa atin, we are spiritual laborers. Number one, ang sabi sa binasa natin, let us pray. Yeah. Ang sabi doon sa verse 37 and 38, then said he unto his disciples, the harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Pray therefore that the Lord of the harvest that he will send forth laborers into his harvest. Ang sabi, manalangin tayo na ang Diyos ay tumawag ng mga manggagawa para sa kanyang aalihin. Ang sabi dito, the harvest is plenteous, but the laborers are few. Ang daming aalihin. Ang problema, kulang ang aalih. Diba yung huwag niyong sabihin daw na apat na buwan pa bago umani. Kasi puti na raw yung ano eh. Puti na raw yung aanihin. At pag hindi pa rin aanihin, nasasayang na yan. So, ang sabi, you pray. Manalangin kayo na ang Diyos ng ani ay tumawag ng mga manggagawa. Again, lagi kong sasabihin, hindi lang ang ipinapanalangin ay ang pagtawag ng Diyos sa pag-ani. Tandaan nyo, nung kayo maligtas, Kurt, ang paano na ginigilas? Kurt, tinanggap mo na si Kristo? Ang sabi ay, pwede bang sabihin natin na si Kurt ay answer na yung panalangin sa kanya? Nasagot na yung panalangin kay Kurt kasi naligtas na siya. Sabi ng Biblia, pray that the Lord of the harvest may call harvesters. Okay? So, si Kurt ay qualify na sabihin na answered prayer si Kurt. Pero, hindi
hindi doon natapos ang panalangin. Ang panalangin ang nasusunod kung si Kirk ay answer sa panalangin para maging harvester ng Diyos. Eh, panalangin nyo na lumago si Kirk. Dahil pag hindi lumago si Kirk, pwedeng siya answer sa panalangin na tinawag ng Panginoon bilang harvester, eh, wala po. Hindi mangyayari na siya po ay gagamitin ng Panginoon para mag-harvest. Okay? Bawat isa sa atin, kung kayo po'y naligtas na, answered prayer na yung sinasabi sa so John chapter 9, ay Matthew, na we pray that the Lord of the harvest may call workers sa harvest. Sagot na po yun. But the question is, okay? The question is, pagkatapos na kayo tawagin ng Panginoon sa kaligtasan, kayo ba'y lumago para malaman nyo paano gagawin yun? Meron isang nung isang araw nakita ko sa Facebook, merong mama na nakasubsob sa tracer. Alam niyo tracer? Patay siya. Alam niyo tracer yung doon ipinapasok yung ano ng palay, tumatalsik yung ipa, bumabagsak sa lagay sa sapo yung palay. Isang araw, nakita ko, yung mama nakasubsob doon sa tracer. Patay siya. Alam niyo kung bakit? Ang isa sa Thailand, hindi niya alam yung proseso. Kaya siya namatay. Marami sa atin, sagot na sana sa panalangin doon sa tinatawag na manggagawa sa harvest. Ang problema, marami sa atin, sa hindi natin pagkaalam ng proseso para mag-harvest, doon pa lang namatay na tayo. Kaya hindi na rin tayo naggamit. Ang tawag po dyan ay casualty. Di ba sa trabaho, hindi naman kayo regular agad eh. Merong probationary na tinatawag. Di ba yung ilang buwan na probationary ka, bakit? Kasi tinitignan ka pa kung magiging effective ka. Pero nasweldo ka na. At pagka hindi nakita na maganda yung performance mo, anong ginagawa sa inyo? Nire-regular ba kayo? Hindi po. Kalimitan, inaalis pa kayo. Tanda niyo po ha, manggagawa ka na, pero kailangan ng probation para makita kung talagang effective ka na manggagawa. At pag hindi, mayroong posibilidad na maalis ka. Alam mo sa gawain ng Panginoon, kailangan nang intindihan natin. We are spiritual laborers. Nung tayo maligtas, answered prayer. Tumawag ang Panginoon ng manggagawa. Pero hindi din natapos. Kasi yung panawagan, nagsisimula pa lang doon, ipo-provision na meron pang provision. Nang sabi sa Peter, you grow in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Lumago kayo na sana, ayun nga yung sinasabi, yun nga yung sinabi natin kanina, supposedly tayo mga teachers na dapat. Alam nyo, ang daming magaling sa inyo. The mere fact na kayo pag gumraduate, sabihin mo yung talino tayo eh. Pero tanong, yung talino natin, ginagamit din natin para sa Panginoon. Ibig sabihin, kung nakatapos tayo for how many years of pag-aaral natin, nagsunog tayo ng kilay, alam mo sa totoo lang, sa paglilingkod ba sa Panginoon, hindi naman minamalig natin gawain ng Panginoon. Talaga bang kailangan magsunog pa ng kilay para maglingkod sa Diyos? Hindi naman. Pero bakit yun hindi natin magawa? Sabi ni Brother Dandy, ang laki ng gastos sa pag-aaral ng bata. Magtapos na. Pero, naintindihan nyo ba na
Sa paglilingkod ba sa Panginoon, malaki ang gastos para maglingkod sa Panginoon? Hindi. Pero sometimes, ay minamaliit natin ang gawain ng Panginoon. We are giving time, we are giving effort, we are giving finances para lamang magpag-aral tayo at in return, tayo magpag-trabaho, kumita ng pera. Hindi ba? Pero, paano yung spiritual labor natin? Alam niyo ba na anong sabi ng Bible? Pag kayo po ay nagtrabaho, kahit, di ba, yung ilang taong ba ang retiring age? 60. Di ba, bumaba na yata ngayon, 60 na lang. Halimbawa, nagsimula magtrabaho, anong ilang taong ba nagtrabaho? Simula? 21. Halimbawa, hanggang 60 nagtrabaho pa. At pwedeng pagpalain ka, nakatundag ka ng maraming mga bagay. Pero, lagi kong sasabihin, sa Diyos, pagdating mo sa langit, hindi tatanong kung anong napundar mo sa trabahong ginawa mo. Ang itatanong ng Diyos, hindi yung physical labor. Ang itatanong ng Diyos, yung spiritual labor. Okay? Kaya, kung meron bang dapat tayong pahalagaan, hindi masama yung physical labor, pero kung meron bang dapat tayong pahalagaan, alin yun? Yung spiritual labor na gagawin natin sa pangalan ng Diyos kasi ang sabi ng Biblia, yan yung kayamanan na hindi tinatanga. Right. Yan yung kayamanan na hindi ninanakaw ng magnanakaw. Yan, yeah, panalangin ni Sister Ami na mabantayan yung bahay niya habang siya nasa Mangkura. Kasi baka nakawin yung bahay. Ah, sige pala. Ayaw magbabantay ng bahay. Sige pala yung bahay. Wala na nung darap. Hindi. Sa totoo lang, nakakakuha lang. Merong nagsabi pa, so hindi kami makakasinta. Baka mawala ang bahay namin. Bakit mawala ang bahay? Ako lagi kong sasabihin. Kung tama ang motibo natin sa pagsamba, kahit nawala ang gamit nyo sa bahay, yan, ha? Gusto ko linawan, ha? Kahit nawala ang gamit niyo sa bahay, anong gagawin ng Diyos? Higit, napapalitan ng Diyos dahil ginawa niyo para sa Panginoon. Hey, halimbawa naman, kabalikta ka naman. Kaya hindi kayo sumamba kasi mawawala bahay. Hindi nga nawala ang bahay, pero sa palagay niyo, natutuwa ang Diyos. Na mas pinahalagahan natin yung mga bagay. Hindi ba sabi, I believe sa Romans, pinahalagahan nila yung nalikha kaysa saan? Sa lumikha. So, ang sabi po sa atin, we pray. As spiritual laborers, we pray for more. Pero sabi ko nga, itong numbers natin, bagaman nagpe-pray pa rin tayo, ang kailangan na lang natin is yung spiritual labor na tinawag ng Panginoon gumawa. Kasi yung 12, nabawasan ng isa, they turn the world upside down. Bakit? Kasi kahit 12, gumawa sila. Kahit tayo napakarami, kung hindi naman tayo gumagawa, wala tayong ma-accomplish. Pwedeng tinawag kayo sa kaligtasan, in-enlist kayo as spiritual laborers, pero kung wala kayong ginagawa, wala tayong ma-accomplish. Merong, ano eh, yung daw, may maliliit na isda, kung natapos sila doon sa pating naman kayo. Sa araw, nag-isip sila, paano natin malalabanan yung pating na ito ng malaki? At nag-come out sila ng idea na magsama-sama tayo at bumuo tayo ng isang napakalaking isda para matapag ang pating. Ano nangyari? To make the story long short, natakot yung
attend. So tayo po, we can accomplish more sa Panginoon. Kung kayo na tinawag na as spiritual laborer ng Diyos, may gagawin nga. At minsan nakakalungkot na ikaw na tinawag to labor for the Lord, ikaw ang nagiging dahilan at hadlang pa para yung iba hindi makagawa. Nakalungkot na tayo bahagi pa na mapigilan yung gawa ng iba para sa Panginoon. Di ba yung tisot? Di ba yung bagaman sinasabi sa Biblia na hindi sakdal yung mga tao na tisot? Pero ang sabi po sa atin dito, we pray. Sabi doon, pray the Lord. Ang sabi, the harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Pray therefore the Lord of the harvest that He will send forth laborers into His harvest. Okay? So, established na po. Yung prayer natin, nasagot na. Okay? For laborers for the harvest. Ang tanong lang, ay natatanda niyo si Gideon? Yung Gideon 300. Si Gideon. Saan nagsimula yung pangyayari na yan? Lalaban sila with 20,000, di ba? Mga sundalo, 20,000. Sundalo, ibig sabihin ay enlist. Pero sabi ng Diyos, bawasan mo. Kasi marami dyan, takot at huwag. Ang sabi, sabihin mo, yung mga takot mamatay, umuwi na. Yung mga takot na masaktan, umuwi na. At anong nangyari? Out of 20,000, ilan ang natira? 10,000. Ang sabi ng Diyos, bawasan mo pa kasi marami pa dyan, bahagang buto. Ang sabi niya, ang paraan, dalhin mo sa ilog, painumin mo. At yung iinom sa kanilang lap, siyang matitira. At siyang iinom na parang aso, pauwiin mo. Baka makipaglaban niya parang aso eh. So ang sabi ay 300 ang natira. At sila pong ginamit para magtagumpay sa labanan. So ibig sabihin, ay meron pa pala nababawas. So sana hindi tayo kasama doon. Tayo po'y tinawag na sa kaligtasan. We are enlisted para sa spiritual labor. Pero sana sa hindi natin paggawa, yung tunay na paggawa sa Panginoon, natin disqualify pa eh. Nalulungkot ako dahil marami sa atin ay naging leaders na sa church, mga young people. Pero ngayon wala na sila. Alam mo kung bakit? Sinayang niyo yung opportunity. Hindi ako nag-alis, pero nagkukusa kayong umalis. Bakit? Alam niyo hindi kayo karapat-dapat. Alam niyo kung bakit? Tinawag na kayo ng Panginoon para sa gawain niyo. Pero sinayang niyo yung oportunidad. Tandaan niyo ha, hindi ako ang mag-aalis sa inyo, ang Diyos ang mag-aalis sa inyo kung kayo hindi karapat-dapat. Kaya sabi ng Bible, yes, answered prayer, naligtas kayo, na-enlist kayo sa spiritual labors, labor. Pero ha, huwag niyong hayaan na kayo po ay maalis dahil meron pong ganong pangyayari. Sayang naman, leader ka na sa gawain ito, pero anong nangyari? Nasaan ka na ngayon? Diba, kanina laging sinasabi, nasaan yung pagsisisi? Laging nasa huli. Samantalang naabot mo na sana, alam nyo may mga tao na frustrated eh. Ang ibig sabihin nun ay, sa age na ito, dapat sana ganito na siya. Pero bakit hindi siya ganon? Dahil tinawag tayo ng Panginoon sa spiritual labor, pero hindi tayo nagtrabaho ng ayon. Di ba sabi ng Bible, tayo ay tulad ng isang athlete na dapat ay magpa-participate tayo, magpo-compete tayo according doon sa rules. Pero pag hindi kayo sumunod sa rules of the game, kahit nanalo ka,
Pwede ka bang alsan ng corona? Kahit kayo tinawag na ng Panginoon to be spiritual laborers of Christ, pero kung hindi tayo mag-aayos, kung hindi tayo aayon doon sa salita ng Panginoon na hinihingi sa atin as spiritual laborers, pwede tayong ma-disqualify. At merong nagsasabi na merong gustong maglingkod sa Panginoon pero hindi na pwede. Dahil na-disqualify na natin yung ating sarili dahil hindi tayo sumunod doon sa hinihingi sa atin as spiritual laborers of Christ. At isa sa pinakamahirap tanggapin, ikaw ay merong talentong ibinigay sa iyo ang Panginoon pero hindi mo na pwedeng gamitin dahil na-disqualify ka na. Sana wala sa atin as spiritual laborers ang masumpungan na na-disqualify na ng Panginoon. Alam niyo, meron tinatawag na ikabod. Alam niyo, ikabod? The glory of the Lord has departed. Ang kawalabihan ng Diyos ay umalis na. Right. Meron ba kayong ginagawa na hindi niyo nararamdaman ang presensya ng Diyos? Alam niyo kung bakit? Because the presence of the Lord has departed. Tatandaan niyo si Saul. Bakit siya pumunta doon sa Witch of Endor? Kasi hindi na siya kinakausap ng Espiritu. Hindi na nagpaparamdam ang Diyos sa kanya. Bakit? Dahil sa kanyang kasalanan. Ang nagpapahiwalay po sa akin sa spiritual labor ay kasalanan. Alam niyo, pag hindi natin inayos yung sarili natin when it comes to sin, yun po ang nagpapakalis sa atin ang karapatan para maging spiritual labor ng Diyos. So, ang sabi po sa atin, we pray that the Lord of the harvest will send laborers into His harvest. At ngayon po, kung kayo naligtas na, amen, dahil answered prayer na. Pero sana, pagkatapos ng panalangin sa pagtawag sa manggagawa, panalangin naman natin na gumawa nga yung tinawag para gumawa sa gawain. Huwag niyong hayaan na yung trabaho nyo sa physical, nahahadlangan yung trabaho sa spiritual. Dahil kailangan nyo makita na mas binibigyan ang importansya ng Diyos yung spiritual labor natin kaysa sa physical labor. Hindi masama, maghanap kayo ng trabaho kasi kailangan talaga yun. Pero make sure naman na nasa taas lagi yung spiritual labor. Huwag yung mapasok ka na lang sa trabaho, masabing meron kang sweldo, pero kinompromise natin yung ating spiritual labor. Nakakalungkot. Naging active ka na sa gawain ng Panginoon. Ang sabi ng Bible, anong madalang sa inyo? Physical labor? Things that will corrupt someday? Nahirap kang makuha? Physical stress ka? Pero sabi ng Bible, alam niyo ba na yung maaaring yung pinagtrabaho niyo ng 10 years sa isang idlang mawala sa inyo? Pero yung pinagtrabaho niyo sa spiritual labor, alam niyo ba? Ang sabi ng Biblia, andun pala sa langit, naka-deposit, at pagka dumating ka sa langit, i-withdraw mo. Pero yung kayamanan na ginawa nyo sa physical labor, na kinompromise nyo yung spiritual labor, wala po withdrawal na yon kasi wala kayong madadali. So, ang sabi po sa atin, we pray. Let us pray that the Lord of the harvest will send laborers. At answered prayer na po yan. Lahat kayo na makakilala sa Panginoon, nasagot na yung panalangin na yan. Pero ang question is,
makapili tayong panalangin na sana kung tayo ay manggagawa, eh meron tayong ginagawa. Diba yung nahuhuli sa trabaho na walang ginagawa? Anong ginagawa ng management? Bibigyan ka ng memo. Bibigyan ka ng warning. First warning, second warning, and third warning, and then last note, determinate ka na. Alam niyo ba sa Diyos na meron din gano'n? Alam niyo, hindi lang says sa physical labor yun. Sa spiritual labor din. Okay? Kaya nga si Samson, anong huli niya? Namatay siyang kasama ng mga Philistines. Dapat bang gano'n? Hindi po eh. Samantalang kung siya hindi umibig kay Delilah, eh si Delilah, bruho talaga yun. Hindi, sa totoo lang, kayong mga lalaki, ingat kayo kay Delilah. Alam niyo, maganda si Delilah eh. Sabi ni Samson, ibigay mo sa akin ito. Kasi mamamatay ako pag hindi ko siya nakuha. O, namatay nga siya. Hindi niyo naintindihan eh. Ikamamatay niyo talaga pagka nagpilit kayo kay Delilah. Boys, makinig kayo! Ikamamatay niyo kapagka pinagpilitan niyo si Delilah. Samson, run! Delilah is on your way. On her way. Alam mo yun, no? Hindi na alam ng young people yun eh. Tayo lang nakakalam mo eh. Delilah's on her way. Run, Samson, run. Ano, in the road? Alam na alam. Matanda ka na siguro, no? Nag-reincarnate na to eh. Dati kuto yan eh. Mabait siya nung siya eh, sa lubang buhay niya, kaya naging tao yan. Hindi, hindi biro. Hindi biro. Si Samson sana, kung nanatili siya sa spiritual labor ng Diyos, alam niyo si Samson, anong tawag sa kanya? Judge. Ang ibig sabihin nun, itinayo siya ng Panginoon para yung bayan niya ay pangunahan sa katwiran. Ang problema, yung trabaho niya na divert, nakakita ng Delilah. At as if, kung hindi makuko si Delilah, mamamatay. Natatanda niyo si Tamar. Sino yung kapatid niyang umalay sa kanya? Si Amon. Sabi niya, ibigay niyo sa akin si Tamar dahil mamamatay ako pag hindi ko siya nakuha. Sexually ha, sexual. Kaya gumawa siya ng paraan at sakit-sakitan siya. At sabi niya sa kanyang tatay, padala mo si Tamar sa akin, siya mag-alaga. At sabi noong inalagaan siya ni Tamar, kanya pong hinaras sexually si Tamar. At yung sinasabi niya ang pag-ibig, nung makuha na niya, anong nangyari? Kinamuhian niya si Tamar. At itinamoy! Kasi baka kayo, boys, baka kayo, kaya sinasabi niyo lamang na gustong-gusto niyo si Delilah, meron lang kayong gustong makuha. Na pagka nakuha nyo na, kaya mga girls ha, lagi ko sasabihin, lalo sa mga girls, ingat naman kayo. Huwag naman kayong bigay ng bigay. Dahil may mga lalaki na ang gusto lang sa inyo, may makuha sa inyo. At pagka nakuha na yan, iiwanan kayo, bye-bye. Lipat na naman sa iba. Delilah na naman. Aba. Alam niyo, madi-disqualify kayo. Gusto mo namin sa inyo, kung hindi man nakita ni Pastor yan, Diyos ang madi-disqualify sa inyo. At i-reveal ng Diyos yung mga ginagawa nung hindi tama sa Panginoon. Kaya tulungan tayo ng Diyos. Manalangin tayo that the Lord will send His laborers into His harvest. At pagkatapos na tawagin tayo ay answered prayer na, eh sana gumagawa nga tayo. Okay, number two.
John chapter 4, verse 35 hanggang 36. Number one is prayer for the increase. Number two is great opportunity afforded to. Napakalaki ng oportunidad. Chapter 4 ng John. John chapter 4, verse 35 hanggang 36. Ang sabi niya, say not ye, there are yet 4 months, and then cometh harvest. Behold, I say unto you, lift up your eyes, and look unto the fields, for they are white already to harvest. 36. And he that reapeth receiveth wages, and gathereth fruit unto life eternal, that both the soweth, he that soweth, and he that reapeth may rejoice together. Ang sabi, of great opportunity afforded. Alam niyo ang problema ngayon nga, nakatapos, walang trabaho. Di ba? Yun yung sa physical labor. Pero alam niyo ba, sa gawain, sa spiritual labor, ang kailangan niyo lang gawin, ikasang mata niyo. Eh yung sa Matthew, yung binasa natin kanina, anong ginagawa ni Kristo? Naglibot siya sa mga villages. At anong sabi? Nakita niya yung maraming tao. Ang ibig sabihin ay nagkaroon siya ng burden. At sabi doon ay he had compassion on them. Kaya nagkaroon ng verse 30, anong verse? Yung binasa natin, nagkaroon ng verse na yun, that we pray. So ang sabi, there are opportunities. Okay? Alam niyo, yun nga, ang hirap na yung maghanap ng trabaho. Pero alam niyo ba sa gawain ng Panginoon, sa spiritual labor, hindi nawawalan ng opportunity to work? Kung itataas mo lang yung inyong mata at tingnan yung kalalagayan. Ayan, hindi mangyari yung iniisip natin ng Webes at Biyernes na soul winning. Bakit? Kasi iba-iba yung time ng mga ng bawat isa sa atin. Pero yun ba'y dahilan para hindi tayo magamit ng Panginoon? Hindi po. Dahil kung itataas nyo lamang yung inyong mga mata, ang ibig sabihin nun, nasaan ka? Nasa trabaho ka ba? Ang gawin mo lang, itaas mo lang ang mata mo, may makikita kang opportunity para magamit ka ng Diyos. Nag-aaral ka? Hindi ka pwedeng gamitin ng Diyos, no. Ang sabi ng Bible, you just lift up your eyes and see. Makikita mo na meron pangangailangan na pwede mong matugunan. Ang kaso, yun nga eh, tinatanggap natin na tayong answered prayer doon sa tinawag tayo manggagawa. Pero the question is, kung tayong manggagawa, may ginagawa ba tayo? Isang bagay na kayong tinawag para maging manggagawa. Pero isang bagay din, na yung tinawag bilang manggagawa, may ginagawa. Right? Kaya ang sabi sa atin, opportunities, great opportunities afforded to. Ang daming oportunidad. Lumabas ka lang dyan, meron ka ng opportunity to be used sa spiritual labor. Ang problema, hindi natin tinitingin yung mata natin eh. Kaya hindi mo nakikita na ikaw pwedeng gamitin ng Panginoon kasi hindi mo tinitingin, hindi mo inaangat yung mata mo eh. Para makita mo. Ha? Alam na sabi doon sa ano, di ba sabi nung yung troso sa mata? Sa ibang version, ang nakalagay, troso eh. Di ba? Ang galing mo makakita ng troso ng iba eh. Yung troso mo, hindi mo nakikita eh. So, ang sabi po sa atin, we are afforded a great opportunity. Kung meron lang napakalaking oportunidad, yan po yung spiritual labor. Kahit kasang pumunta may tao. At pag may tao, yan po ay mission field. Hindi ba sabi ng Bible? Sabi, we are all missionaries. And all people na walang Kristo, mission field. Kaya nga ang sabi sa Acts, binasa kanina, Acts 16:31. Anong sabi? Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved,
and thy house. Umuwi ka lang sa inyo, natatandaan niyo yung Samar, yung demonya. Pinaalis ng Panginoon yung demonyo sa kanya, at sabi niya, simula ngayon, susunod ako kay Kristo. Anong sabi ni Kristo? Go home to thy friends and tell them how great things the Lord hath done for thee and hath had compassion on thee. Sa bahay lang eh, ang daming oportunidad na magamit kayo for spiritual labor. May mga kapatid tayo, may mga kamag-anak tayo na pwedeng bahagina ng salita ng Panginoon, yakagin sa church, makapakinig ng salita ng Diyos, may kaklase kayo. Best friend pa naman ang tawag nyo. Di ba? Sinong best friend mo doon? Best? Best? Sabi, bibigyan daw tayo ng crown sa langit.
reward. Hindi masama na kung tayo gumagawa sa gawain ng Panginoon with right motive, ay bibigyan tayo ng reward. Okay. Meron pong reward. Alam niyo, minsan, ang frustration natin, hirap na hirap tayo, pero hindi natin nakita yung reward ng labor natin. Pero sa Diyos, imposible na meron tayong ginawa na hindi tayo re-reward. Nadalyo po, itaga niyo sa bato. Kung kayo po ay naging sagot sa panawagan bilang manggagawa ng Panginoon, at kayo po ay ginamit niyo yung opportunity, great opportunity, someday, ang sabi ng Biblia, God will reward us. Natatandaan niyo yung binigyan ng talento? Ang sabi ng Biblia sa atin, binigyan ng 5 talento, anong ginawa? Pinangalakal. At pagkatapos tumubo ng 5, bumalik ang Panginoon, anong sabi? Thou good and faithful servant. Naging mabuti ka sa kakaunti pagkakatiwalaan kita ng mas. Reward is coming. Pero siguraduhin nyo na kung kayo tinawag ng Panginoon to be spiritual laborers of Christ, siguraduhin nyo na yung opportunity na ibinigay sa inyo, gagamitin ninyo. Kasi kung hindi, baka nag-expect tayo ng reward sa Panginoon kaya hindi natin matanggap. Okay? So, ang sabi po sa atin, we are all spiritual laborers by praying na ang Diyos tumawag ng laborers at kayo po ay sagot na. At meron great opportunity na kaharap sa atin. At yung opportunities na yan, igagkab natin. At isang araw, pinapangako ng Diyos sa atin, we will have our life. Ay, kung manalangin, let's pray.